Maraming pagkakataon na kung sino pa yung mga mababait at handang tumulong sa kanilang kapwa ay sila pa ang naloloko at inaabuso. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakipindot mo naman ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating mga video. Si Jerry Needleman ay naninirahan sa Manhattan, New York. Taong 2008 nang yumao ang kanyang asawa. At sa kabila nga ng mahigit 40 taon nilang kasal ay hindi sila nabiyayaan ng anak. Kaya naman, si Jerry ay mag-isa na lamang namumuhay. Sa edad niyang 84 ay malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Kaya kahit papaano ay nakakapaglakad-lakad pa siya sa syudad. Isang araw, habang naglalakad si Jerry patungong Central Park ay nakilala niya ang isang babae na nagpakilalang Sylvia Anderson. Napatigil si Jerry nang makita niyang umiiyak ang babae. Tinanong niya ito kung ano ang problema at papaano niya ito matutulungan. Ayon kay Sylvia, iniwan niya raw ang kanyang asawa dahil sinasaktan siya nito. Mayroon silang dalawang anak at hindi niya alam kung papaano sila mabubuhay. Wala siyang pera at walang matutuluyan. Ilang gabi na raw siyang pag-alagala sa lansangan dahil walang gustong magpatuloy sa kanya. Nakiusap rin siya kay Jerry na kung maaari ay tulungan siya nitong makahanap ng apartment. Hindi naman nagdalawang isip si Jerry na tulungan ang kawawang babae. Iniisip niya na wala itong malalapitan. Maswerte naman silang nakahanap ng apartment, ilang kilometro lamang ang layo mula sa tahanan ng matanda. Siya rin ang nagbayad ng apartment para sa 3 buwang renta ni Sylvia dahil alam niya na wala itong pambayad. Makalipas ang 1 linggo mula nang magkakilala ang dalawa, palaging binibisita ni Jerry ang apartment ni Sylvia para kumustahin ito. Nagdadala rin siya ng mga pagkain dahil alam niyang wala pa itong pera. Sa bawat pagkikita nila ay puro nakakalungkot na kwento at pagpapaawa ang ginagawa ng babae. Nakikita niya rin epektibo ito dahil patuloy ang ginagawang pagtulong ng matanda sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan nangang nagkapalagayan ng loob si Jerry at Sylvia. Hindi nag-iisip ng masama ang matanda tungkol sa babae dahil awa ang nararamdaman niya para dito. Ang gusto niya lang gawin ay tulungan ito hanggang makatayo sa sarili niyang mga paa. Naibahagi rin ni Sylvia na natatrabaho ang isa niyang anak sa paggawaan ng mga sasakyan. May kalakihan rin daw ang kita sa pagbabay and sell. Kung sana lang daw ay mayroon silang puhunan para makapagpatayo ng sarili nilang negosyo ay mapapadali ang lahat. Nagsuggest naman si Jerry. Siya na raw ang bahala sa puhunan. Bibili sila ng mga lumang van para ayusin ang kanyang anak at ibibenta iyon sa mas malaking halaga nang sa ganoon ay mayroon silang income. Hindi pa roon natatapos ang pagpapaawa ng babae. Dahil ng sumunod na araw, maluha-luha niyang sinabi sa matanda na may ipinamana raw na mga alahas ang namayapa niyang lolo. Ngunit ang mga iyon ay isinanla ng dati niyang asawa. Gusto niya sanang tubusin ang mga iyon bago ipasubasta ng pawn shop. Pero wala naman siyang pera. Nanghihinayang daw siya dahil iyon na lamang ang natitira niyang alaala mula sa kanyang lolo. Noong tanungin ni Jerry kung magkano ang halaga ng mga alahas, kaagad sumagot si Sylvia at sinabing nasa $86,000 daw iyon. Para sa maraming tao ay napakalaking halaga ng perang iyon, lalo na kung hindi naman nila kaano-ano o lubusang kilala ang isang tao. Ngunit para kay Jerry na napakabait at maraming naipong pera, kayang-kaya niyang ibigay ang halagang iyon kay Sylvia. Ayon sa matanda, lumaki raw siya sa mahirap na pamilya. Wala silang kapera-pera noon kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag kaya niya ng magtrabaho ay gagawin niya ang lahat para makapamuhay ng maayos at hindi pinoproblema pa ang pera. Sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho bilang isang engineer, nakaipon siya ng maraming pera
na nagkakahalaga ng $2.5 million o katumbas ito ng nasa 119 million pesos. Wala siyang anak na gagastusan at kahit matagal pa siyang mabubuhay ay hindi niya raw mauubos ang ganoon karaming pera. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Patuloy pa rin ang ginagawa niyang pagtulong kay Sylvia at hindi niya namamalayan na ginagamit na lamang siya nito para mabili ang kanyang mga luho tulad ng mga mamahaling bag, damit at alahas. Panay rin ang pamamasyal nito sa iba't ibang lugar habang nilulustay ang pera ng matanda. Kapalit noon, palaging sinasabi ni Sylvia kung gaano niya kamahal si Jerry. Handa raw siyang mahalin ito habang buhay. Aalagaan at hinding-hindi iiwan. Tuwing may okasyon, binibigyan niya ng sulat ang matanda bilang pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan nito. Hindi napapagod manghingi ng pera si Sylvia sa matanda dahil nauuto niya ito. Palagi siyang binibigyan ng pera o mga bagay na kanyang gustuhin. Hindi pa siya nakontento. Sinabi niya kay Jerry na dapat ay magpakasal na sila. Noong una ay tumanggi si Jerry. Aniya, hindi na siya interesado sa ganoong bagay. Matanda na siya at kaibigan lamang ang tingin niya kay Sylvia. Ngunit sa kabila ng kanyang naging pagtanggi, hindi pa rin tumigil ang babae sa pagkukumbinsi sa kanya. Naging malambing ito at ipiniramdam niya sa matanda ang pagmamahal na parang isang tunay na asawa. Dahil roon, unti-unti niya rin itong napapayag na magpakasal. Sinabi ni Jerry sa isang panayam na, "Ang totoo niyan, na-realize ko na matanda na ako. Humihina na ang aking pangangatawan maging ang aking memorya. Ayaw ko sanang mapunta sa nursing home. Gusto kong mag-alaga sa akin ay yung tao na mahal ako at willing akong samahan dahil sa mga magagandang bagay na nagawa ko para sa kanila. Ayaw ko ng taong aalagaan ako dahil binabayaran ko para gawin iyon. Naisip ko, kung tatanggapin ko ang alok ni Sylvia na pakasalan ko siya at kupkupin ang kanyang mga anak, ay tutuparin niya ang kanyang mga pangako na aalagaan ako hanggang sa aking pagtanda. Iyon na rin ang dahilan kaya pumayag akong magpakasal." September 8, 2015 ang magpakasal si Jerry at Sylvia sa New York City Clerk's Office. Naging simple lamang ang kanilang selebrasyon. Walang kaalam-alam ang matanda na ang araw na iyon pala ang magiging simula ng kanyang mga problema. Inamin ni Jerry na bago ang kanilang kasal, ay 2 beses may nangyari sa kanila. Ngunit matapos ang kanilang naging kasal ay hindi na iyon naulit pa. Naging malamig ang pakikitungo sa kanya ni Sylvia at inuumaga na ito kung umuwi. "Buong akala ko ay tutuparin ni Sylvia ang kanyang mga pangako. Pero mula nang maikasal kami ay hindi niya ako magawang ipagluto ng umagahan o hapunan. Hindi ito ang buhay may asawa na gusto ko. Sa loob ng 40 taong pagsasama namin ng yumaong asawa, kahit mayroon kaming pagkakaintindihan ay nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko maintindihan si Sylvia kung bakit bigla na lamang siyang nagbago. Sinubukan ko siyang suyuin pero lalo lamang siyang nagagalit." Makaraan lamang ang ilang buwan mula nang maikasal ang dalawa, nagpaalam si Sylvia kay Jerry. Pupunta daw muna siya sa Maryland upang magbakasyon kasama ang kanyang anak. Wala namang magawa ang matanda kundi ang pumayag. Hanggang sa isang araw, nadiskubre niya na si Sylvia pala ay nakipagbalikan sa dati niyang asawa at isinelebrate pa nila ang 23 taon nilang relasyon. Dahil roon, pinupuntahan niya na lamang si Jerry para humingi ng pera. Napansin na ito ng matanda pero wala siyang mahingian ng payo o tulong kung ano ang dapat niyang gawin. Ang malapit niyang kaibigan at kamag-anak ay sumakabilang buhay na. Samantalang ang iba niyang kakilala ay sinasabing nasisiraan na siya ng ulo. Paano niya raw nagawang pumatol sa isang babae na malayong malayo ang itsura at ugali sa dati niyang asawa? Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon ni Jerry sa loob ng 2 taon. Hanggang sa napagpasyahan niyang mag-file ng divorce. Hindi niya na kaya ang ginagawa ni Sylvia.
Pinalampas niya ang lahat ng pagkakamali nito pero napagod na siya sa paulit-ulit nitong panloloko. Nang malaman ni Sylvia na balak makipaghiwalay ni Jerry sa kanya ay kaagad itong umuwi at nagmakaawa. Nangako ito na magbabago na siya. Aalagaan niya si Jerry tulad ng kanyang pangako. Mamahalin niya ito at hinding-hindi iiwan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.